Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Nung nasa play-in tournament pa ang Los Angeles Lakers ay sinabi ni Dillon Brooks na mas gusto niyang makaharap ang Lakers kaysa sa Minnesota Timberwolves dahil kay Lebron. Andun nga daw ang legacy nito at maganda nga daw na makaharap nila sa Lebron para lang ilaglag ito kaagad. Well, kanina nga ay tinapos na ng Lakers ang series na ito at opisyal nang magbabakasyon si Dillon Brooks at ang Memphis Grizzlies. Bukod dyan ay tinawag din nga ni Brooks sa matanda sa Lebron. Well, ang matanda na ito ay aabante na nga sa second round mga kaibigan, habang si Brooks naman ay hindi pa nga tiyak ngayon kung mananatili ba siya sa Memphis Grizzlies. Bukod kay Dillon Brooks ay andyan din nga si Ja Morant na sinabi ang infamous line na I'm fine in the West. Wala nga daw siyang kailangan ipag-alala sa West at tanging Boston Celtics ang magiging hadlang sa kanila para magkampiyon. Well, first round pa lang nga ay hindi na nakapasa ang Memphis Grizzlies sa Western Conference mga kaibigan. Bukod dyan ay tiniyak din ni Desmond Bane na babalik sila sa Memphis para sa Game 7. At babalik nga sila mga kaibigan, hindi lamang para sa Game 7, bagkus para sa kanilang season exit interview. Excellent season pa din naman para sa Grizzlies, ngunit sadyang nauna lang talaga ang kanilang mga salita kaysa sa gawa. Kaya naman ngayon ay pinagpepestahan sila ng mga fans ng Lakers sa social media. Kanina ay excellent ang all-around team effort na pinakita ng Lakers. Sa LeBron nga ay very efficient din kanina. Si Davis ay halimaw sa depensa at sa pinta. Si Reeves ay solid all-around effort din ang kanyang ginawa. Si Hachimura naman ay gumawa din ng instant offense mula sa bench. At si D'Angelo Russell ay nagliab nga sa harap ni Kyrie Irving na sinasabi ng iba na posibleng maging kapalit niya sa offseason. 31 points nga ang ginawa nito on 12 of 17 shooting sa field. Ang Lakers ngayon ay magkakaroon ng pahinga, isang much needed rest, at makakalaban nila ang mananalo sa Game 7 ng Warriors at ng Kings. Ang second round matchup nila ay hindi pa magsisimula hanggang sa Wednesday Philippine Time. Sino ba ang mas gusto ng makaharap ng Lakers? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Giannis. Sinasabi ng ilang fans naman siya umano ito sa legasiya ni Giannis, ang malaglag sa first round ng playoffs ng Miami Heat. Well, ang tanong ay man siya nga ba talaga ito? Personally, para sa akin ay hindi naman ito ganun kalaking dumi sa kanyang legasiya dahil 5 games nga ang inabot ng series nila kontra sa Miami Heat. And basically, out siya ng 3 games. Naglaro nga siya noong Game 1 ng 11 minutes at pinilit naman niyang maglaro sa Game 4 at Game 5 kahit na may injury. Bago nga magsimula ang game, tuwing halftime at pagkatapos ng game ay sinasaksakan siya ng pain reliever upang makalaro lang ito. Kung tatawagin nga natin na dumi sa legasiya ang maglaro kahit na injured, no wonder nga kung bakit mas pinipili na laman ng iba na hindi na lang maglaro kapag may konting injury para lang maprotektahan ang kanilang quote-unquote legacy. Mas makakadumi nga ng legasiya niya kung hindi siya naglaro, kung may paraan naman pala para maglaro siya, which is pain relievers. Mas madumi nga sa legasiya niya kung pinanood niya lamang ang Bucks na malaglag sa first round at hindi talaga siya naglaro kahit kaya niya naman. To put it in a perspective, magiging dumi ba sa legasiya ni Steph o kaya naman ni LeBron kung malaglag sila sa first round kung injured sila sa majority of the games? If the answer is no, then kailangan nga natin maging patas. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay tama na kay Giannis isisi ang pagkakalaglag ng Bucks?